SMNR, balita, totoo. Marami ba kayong naririnig na salitang legal na mahirap intindihin at pawang mga abogado lamang ang nakakaalam? Objection, Your Honor. Your Honor, I object. Objection overruled. Alamin at sasagutin natin ang mga usaping legal na mahirap intindihin. Ipapaliwanag dito lamang sa Itanong Mo kay Panyero. Itanong Mo kay Panyero. Kasama ang batikang abogado, Attorney Rolex Suplico. Itanong Mo kay Panyero. Kay Panyero. Itanong mo kay Panyero. Itanong mo kay Panyero. Itanong mo kay Panyero. Itanong mo kay Panyero. Subject pa na nakakatawa. Last chip na ito, natutok ka pa. Si Attorney Rolex Suplico, kakaiba. Si Admar, ang piske niya, hindi naman mataba. Ang mga topic nila sa legalidad. Dito ang learning mo sa law, kumakasa. Tuesday at Thursday, ito inaabangan ko. No doubt moment, props ni Piba, dun pala sold ako. Terms ng law na hindi mo dating naintindihan. Ngayon master ko na parang sa UP ang aking paralan. Ang kalaman ng tao ay nasa sa'yo. Kung saan ka kukuha ng tamang paraan. Ang dami sa YouTube ngunit pero isang programa na kinagigiliwan na mga bod sa tahanan. Itanong mo. Isang magandang Martes po ng umaga mga kapartner. Ngayon po ay 21 na sa buwan ng Pebrero taong 2023. Samahan niyo po muli kami dito sa programang magbibigay sa inyo ng talino. At syempre nagtatanggal ng mga sakit ninyo. Sakit sa stress at mga pag-aalala sa buhay. Ito po ang programang Itanong Mo kay Panyero. Ngayon po ang Pebrero 21 taong 2023. Kamusta kayo dyan mga kapartners? Admar Velando kasama si Attorney Rolex Suplico. Sa ating mga kababayan dyan na nanonood sa atin ngayon sa pamamagitan ng ating digital channel at sa Facebook online. Ito muna, pantanggal lang stress. Rap ni Attorney. 2, 3. Ang manapis ang Pedro. Nakaugis ang balahibo. Ang manapis ang Pedro. Pustahi kay sigurado. Malapit na pong mag muntik na ngang sold out yung album ni Attorney kasi nga po isa lang pong CD ang nilabas. Muntik nang masold out kasi isa na lang, wala pang bumibili. Attorney Bobby Bautista. Picture album daw. Picture album. Photo album. Kami po yung mga kasama, Attorney Rolex Suplico at Admar Velando. Attorney, maying aga, kamusta? Mayang aga mga kasimanwa, magandang umaga po mga kababayan. Ayan, at syempre sa ating mga kababayan ngayon na nanonood sa atin ngayon sa digital channel, no? At kung gusto nyo pong mapanood kami ng libre, dahil minsan yung internet natin hindi nakikisama, minsan mabagal, may mahal pa. Oo, mag digital channel na po kayo sa TV natin, i-riskan nyo lang po ang inyong mga digital boxes, yung inyong mga television, ha? Pero kung analog pa po yung gamit ninyo, ay naku po, bumili na po kayo ng digital boxes para mapanood nyo kami. At the same time, yung ating social media page sa SMNI News, sa DZAR 1026, pati sa YouTube channel natin na DZAR 1026. Aba, mag-post na po kayo. Ah, nawala yan. Mag-post lang po kayo ng inyong mga komento, reaksyon, kuro-kuro at mga pananaw. Okay, maganda. Meron tayong bisita mamaya. Artista to. Mamaya, ipapakilala natin kung sino yung ating bisita. Pero ito muna, basa muna tayo ng mga komento dito at mga pagbati, ha? Bago tayo mag-umpisa, dahil dapat umpisa na natin ito para magkasya sa ating programa. Sabi ni Aladdin dito,
From Divina in Japan. Criminal siya kung alam niya na scam pala ang kahahantungan ng negosyong inilalako niya. Grabe. Sabi naman dito ni Japanese character, hello from Divina in Japan. Maraming salamat. Good morning po, Attorney Rolex and Admar. Happy na naman. Sabi ni Tomomi Sanshi dyan sa Japan. Maraming salamat no, sa mga nanonood sa atin ngayon dyan sa Japan. Si Anvil naman, yehey, nakaabot ako sa live. Oy, sa lahat pala ng mga overseas Filipinos na team live, yun talagang nanonood, tsaka yung team Bluetooth, yun po yung mga ano lang, naka-Bluetooth earphones lang po, kasi takot na mapagalitan ng kanilang mga employer. Baka kasi mapagalitan habang baka tayo pa ang dahilan, attorney, kung bakit sila matanggal sa trabaho. So, magandang araw po sa inyo, sa lahat din ng team replay, yung dinadownload din, team download, dahil minsan, lalal na, sa Amerika, gabi doon, this oras na ng gabi, ayaw natin silang mapuyat, so nire-recommenda natin na team download kayo o team replay po mga kapartner. Nakaabot ako sa live. Good morning, Attorney Rolex and Admar. Best tandem. Ganun ba? Whole wide world? Oo, grabe naman mambola itong si ano. Magaling na rin mambola si Elizer Chicote. Ah, sabi niya, good morning sa lahat ng mga Pinoy around the world watching here sa Perth, Western Australia. Kamusta kayo? Yung mga nasa Australia ngayon from the land down under. Ang Australia yata, attorney, at saka yung New Zealand ang pauna no na binigyan ni Mark Zuckerberg ng yung feature na pwede nang magkaroon ng blue verification checkmark na may ano mga $12 ata yun yung bayad para maka-verify ka ng iyong Facebook page. Ayan, parang ginaya na rin nila si ano si Twitter no, si Elon Musk na magbabayad ka ng $9 ata yon para magkaroon ka ng verification checkmark para hindi ka na maloko at hindi ka na kung ano-ano nang ginagawa diyan sa yung social media. Okay, sige. Samantala, dito naman tayo sa ating Facebook naman. Sabi naman dito, Team Live, Telma Del Rosario, maraming salamat. Watching from Kuala Lumpur, Malaysia, si Elmo Rodriguez. Sa Hong Kong naman, si Telma Del Rosario. Hindi daw kriminal, manggagancho lang daw. Anong kaibahan ng manggagancho tsaka si kriminal? Scammer, ikaw, ano ang palagay mo? Sabi ni Dennis, ayan, si Dennis. Maraming salamat, Dennis, ha. And huwag kalimutan, mag-like at mag-share sa ating live streaming para may silbi kayo sa lipunan, ha? Okay, sige. Huli na lang, bago tayo mag-umpisa dito. Oo, mandatory ata yung FB subscription. Hindi, iba yun. Iba yung subscription. Iba rin yung i-verify. Yung may checkmark, para wala nang gagamit sa ano mo, tawag nito, profile mo. Lalo na, marami ng mga fake accounts ngayon. Good morning, Attorney Admar. Watching from Iloilo, sabi ni Jonathan Balieras. Watching from Norwalk, California. Saan ba to? Marami bang naglalakad dyan sa Norwalk, California? Si Maria Mendoza. Papel, kaibigan natin yan, si Jonathan, ha? Si Balieras, aka kaibigan mo. Oh, mga ilo. Kaibigan natin yan. Mga Ilonggo, nakapag-charge na ba to ng tikal? Malakas ang tikal yan. Okay yan. Kaibigan natin yan. Kaibigan natin yan, tikalon. Tikalon din to. Good morning, kapartners. Hello sa mga taga-Antique. Sabi ni Joanne. Sabi naman po dito, watching from Toronto. Hugs po sa inyong dalawa. Attorney Rolex and Admar, si Adele Trudis Abar. Mayong adlaw sa inyong tanan. Watching from Perth, Australia. Sabi ni Jojo Go. Oy, kapitbahay ba kayo ni ano ni pangalan nun, Elizer Chicote? Christy Lumboy, good morning po. Maraming salamat. Kaso mahal pa rin subscription. Si Eric P, maraming salamat, no? Okay, sige. Samantala, good morning po. Maraming salamat. May kanta ba si attorney ngayon kasi may live audience kayo? May kanta ka raw ba ngayon, attorney? Prepare ako, partner, ha? Sige, singit natin yan. Meron tayo, ha? Sisingit natin sa una kasi dedicated ito kay, you know. Kay kanino? Sa ating bisita or sa kay ano? Kay Luis Manzano? Kay Luis Manzano. Kay Luis Manzano. Okay, sige. Basahin ko lang itong nagpahabol ng pagbati. Baka magtampo. Good morning kay Ruel Villar. Sa Marin Domingo. Watching from Dallas, Texas, si Pulido Emmanuel. Maraming salamat. Si Maria Eva Calvet. Good morning mga sir. Watching from Taiwan. Uy, kamusta ang Taiwan? Pinag-aagawan kayo, ha? Kahit kami na hindi kasama dyan, nasa
nasasangkot. Ay, nako po. Okay, sige. Oras natin, mga kapartner. 10:22 na po ng umaga. Ano bang pag-uusapan natin ngayon? Ito na ang ating issue ngayon. Mga mainit na usapin na dapat malaman ng taong bayan. Mga isyong panlipunan na batas lamang ang lulutas. Issue ngayon. Kriminal nga ba si Luis Manzano? Question mark. Malinaw yan. Partner, ako. Ang sagot ko dyan, partner, ha? Oh. Alam mo, maraming... Pag ikaw ay naloko sa isang scam, galit na galit ka eh. Oo, diba? Nga. Mm. Siyempre, hard-earned money mo eh, napunta lamang doon sa 1-2-3. Oh. Swindle ka, no? In general, ha? In general. No? OFW pa naman yun. Ngayon, at this point in assumption of innocence pa tayo, partner. Ayan. At si Manzano ay respondent pa lamang. Respondent. Sa investigasyon na kinakandak ng National Bureau of Investigation. In fact, kahapon, Lunes na February. Umpisa na ba tayo, attorney, sa talakayan? Hindi pa siya, sabi ko lang. Oo, sige. Hindi pa siya convicted. Criminal, hindi pa siya convicted. So, once sinampayan sa korte, yun, doon na siya. Oo. Okay. Kaya nga ang tanong natin ngayon, kung criminal nga ba itong si Luis Manzano, ilalatag natin kasi baka may lusot pa si Luis Manzano. Baka. Pag-usapan natin yan. Lahat, no? Pwedeng ma-convict, pwedeng ma-ano. Tingnan natin, pag-aralan natin. Kaya nga itong programa na ito ay magbibigay linaw sa ating mga kababayan. Dito na tayo. Ay. Ano, narinig ko eh, baka may naglalakad na dyan eh. alamin natin, umpisa na natin ang ating talakayan. Law 101. Mga batas na dapat mong malaman, ating hihimayin ang mga karapatan at iba't ibang pamamaraan sa mga isyung legal. Law 101. Oy, may special guest tayo, ha? Isa sa mga panyero at kasamahan na natin dito sa SMNI attorney Rolex. Regular na ito every Sabado, ha, pag nagtanong kayo kung tungkol sa pag-ibig. Ito yung tatapat kay Dr. Love siguro, attorney. Walang iba kundi si attorney Mark Tolentino. Attorney Mark, maayong buntag. Welcome sa muli dito sa programang Itanong Mo kay Panyero. Hey, good morning Edmar, and good morning po kay Congressman Rex Suplico at sa lahat po ng mga followers natin sa SMNI, DCAR. Ito yung kaibigan po ninyo, si Kuya Mark Tolentino ng Pinoy Legal Minds. Ayan. Mark Rolex. Maayong aga sa imo. Ayan. Attorney, ito yung camera mo yung nandito sa pinaka-right. Ayan. Para nakatingin ka dito sa taas. Ayan. Maliit lang yung camera natin dito kasi hindi tayo kakasya kung may camera man kasi. Kaya robotics yung gamit natin na dito. Kakanta tayo, Mark. Uy, kakanta ka muna. O sige, pampadagdag ng... Si Mark. Kantahin natin ngayon. Hindi yung singer. Ano bang kanta yan? Ano bang kanta yan? Ito yung kanta na maraming binabaril. Maraming? Binabaril. Yan ba yung My Way? Nga. Pwede bang anuhin yan, attorney? Pwede ba yung kasuhan yung naggumawa ng kanta na yun? Kasi marami nang namatay. Patay na rin si Frank Sinatra eh. So, sige. Ano ba? Umpisa natin yung kanta. Kakanta tayo ng... Sige, sasabayan ka namin kung kaya namin, ha? Kasi ang naabutan ko na Justin Bieber na kasi. Yung mga Frank Sinatra, medyo kapanahunan niya ng lolo't lola. Oo, tama. Dedicated dito kay Luis Manzano, kay Bong Medel, at sa mga kasamahan nila dito sa Flex Fuel. Oh, biruin mo yung mga inaakusahan, ha? Mayroon pa inaalayan pa natin ng kanta talaga. Grabe talaga si attorney. Sige. Okay, umpisa na natin, attorney. Okay. My Way. Okay, yan. Frank Sinatra. Oh, sige. Okay, umpisa mo, attorney. Dahil lang, ha? Oh. Orkestra. Orkestra. Yan. Oh, ulitin natin, dahil lang. May panahon pa yung ating mga... Wala pa. Dahil lang, ito na. Ayan, may internet na ha. Okay, sige. Ang ganda! wala pa pala. Okay, sige. Uy, nga, ba't wala? Ito pa, naka... Akapela mo na lang, kasi alam mo naman. Minsan, maka-copyright tayo. Hindi, mayroon tayo. Dahil lang. Okay, ito na. Ayan na. Mark, ha? Sige. Huwag kang mag-alala. The end is here. And so I face final curtain. Oh, yes.
my friend, I'll make it clear. State my case. Send me Aina. Send me. Of which I'm certain. Ganda ng boses talaga. I believe. Oh yes. A life that's full. I travel each and every gas station. And more. One more. Much more than this. I did it my way. Regrets. Ganda ng boses. I had a few. Uy, may aso. But I to mention. I did. I had to do. Ang ganda. I saw it through. Without exemption, I plan a charted course, along the byway, and more, much more I did. Oh yes. Did it my way. Yes. I show you new. I beat up more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up. Kaya mo yun, attorney. Ate it up. I face it all sa NBI na. And I stood tall. And did it, man. Meron pa, attorney. May dugtong pa. Tama na. Buti naisipin mo, attorney. Ayan. Oo nga. Marami ng ano dito. Kumbaga, sabi nga, baka maungusan mo raw. Baka ma-nominate ka raw sa Grammy. Ha, tsaka sa kung ano pang nomination niya. Anyway, unahin natin to, ha. Unahin natin muna to. Yung preskan balita, Attorney Mark. Yes, yes. Kahapon po, no show. Hindi nagpakita si Luis Manciano sa National Bureau of Investigation. Despite sa subpoena na tinanggap niya. Pangalawang nagpadala siya ng kanyang mga... At nag-request sila ng mga kopya ng dokumento. At sabi ng NBI, hindi kami authorized na bigyan kayo. Okay? At ang mga abogado nito nag-deny, no? Nag-appeal sila pero nag-deny sila ng mga allegations. Pumunta rin doon yung mga kasama niya si Flex Fuel President Bong Medel Jr., Director Christina Salis Medel. Siguro ito yung may bahay ni Bong Medel eh. Corporate Treasurer Bernard Salis at Corporate Secretary Arthur Eliezer. Yan. Yan ang balita kapon. Press kayo na. Tatanungin ko, Attorney Mark, no? Yung subpoena ba sa NBI, pwede ka ba tumanggi nun? Actually, pwede kang tumanggi. If you, kung tumanggi ka, it means you're waiving your right to defend yourself. But ang NBI kasi, hindi pa nag-start dyan ang preliminary investigation. It is just an investigation kung pwede bang iakyat ang kaso papunta sa Department of Justice through a preliminary investigation. Iba yung preliminary investigation kasi ang issue ng preliminary investigation is the probability of the commission of the crime. Iba naman yung quantum of evidence doon pa lang sa NBI. It's just a simple evidence, parang substantial evidence lang or enough na pwedeng iakyat sa tinatawag na Department of Justice through a preliminary investigation. So ibig sabihin... After ng NBI, Attorney Mark, pupunta pa yan sa... Preliminary investigation. Preliminary investigation. Ibig sabihin, ang NBI, hindi sila pwede mag-file ng kaso diretso sa court. Ang NBI, walang authority to issue warrant of arrest. It's just an investigative body o bureau of the Department of Justice. Ang Department of Justice, sila ang may authority na mag-file ng kaso doon po sa korte para ma-issuean sila ng warrant of arrest. But kailangan, ang mag-conduct ng preliminary investigation is the prosecutor. The state prosecutor, the city prosecutor, sila ang mag-conduct ng preliminary investigation. Doon pala mag-file ng complaint affidavit. In this case,
pwede mag-file ng complete affidavit ang National Bureau of Investigation. Pagkatapos niyan, ang respondent naman mag-file naman ng counter affidavit. Ibig sabihin, if the question is whether or not itong si Luis Manzano is a criminal, hindi. Hindi pa. Or hindi. Bakit? He is presumed innocent. Dito pala sa preliminary, doon pala sa investigation ng NBI, yung tinatawag na presumed innocent pa siya. How much more kung doon pa sa DOJ, even to the court, kahit nasa court pa, hindi matatawag ang tao na isang criminal unless na may decision ng court na final and executory. It means, okay, kung under preliminary investigation ka pa sa Department of Justice, you are still under investigation sa NBI, or even when the case proper nasa court na, you are still presumed innocent unless proven guilty beyond reasonable doubt. Attorney. Ibig sabihin dyan, Edmar, ang may obligasyon na magpresenta ng ebidensya na itong si Luis Manzano is tapador, is scammer, criminal, ang complainant or the department or the National Bureau of Investigation. Kailangan silang mag-gather ng evidence, mag-build ng evidence para iakyat doon sa DOJ para ma-establish nila na may probability of the commission of the crime. Kung wala, posible, pwedeng ma-dismiss ang kaso o hindi na nila iakyat ang kaso papunta sa DOJ. Attorney, may tanong lang ako ha, Attorney Mark. Dahil ang tawag nila, di ba, is hearing, pagdinig dyan sa NBI. Dalawang beses na yata itong subpoena pinadala. So kumbaga, kung ikaw ay abogado, hanggang ano ba, magbibigay si side ng, halimbawa, yung inaakusahan, si Manzano, kumbaga, obligado ka ba nagbigay ng paliwanag or aantayin mo na umusad yung kaso hanggang sa piskalya tapos si piskal yung maghihingi sa iyo ng counter affidavit? Or pwede mo ba siyang hindi ka na magbigay ng pahayag sa NBI or obligado ka na magbigay ng pahayag doon sa NBI? Wala kang obligasyon na mag-present ng evidence that you are innocent because you are always presumed innocent. But if you fail to present evidence doon po sa NBI, it means you are waiving your right. Parang binigyan mo ng pagkakataon ang complainant na mag-establish ng evidence laban sa'yo. Kasi tumahimik eh. Silence means yes. So kailangan, doon sa NBI, pwede kang magbigay ng evidence, pwede rin hindi. But kung hindi ka magbibigay ng evidence, anong epekto sa batas noon? Ang epekto sa batas noon, you're waiving your right to present evidence na instead ng NBI, baka hindi na i-file ang kaso sa DOJ, baka ma-file ang kaso sa DOJ kung may enough evidence sila galing sa mga complainant against the respondent. May pangyayari ba, Attorney Mark, na doon sa NBI, naglatag ka na ng ebidensya, ikaw ay inaakusahan, naglatag ka ng ebidensya na ako ay inosente, hindi na uusad hanggang sa piskalya? Actually, yung mga private complainant, yung mga alleged victim, pwede namang hindi dumiretso sa NBI, pwede na silang dumiretso sa Department of Justice through the city prosecutor or the state prosecutor. Pwede silang mag-file diretso ng kaso. Ang purpose lang kasi ng NBI is to gather more evidence. To gather more evidence, mabuild nila yung enough evidence para at least pag akyat sa DOJ, malakas ang kaso. Kasi kung pwede naman dumiretso, walang problema. But ang problema, enough ba ang evidence to establish yung tinatawag na probability of the commission of the crime. Kung hindi ma-establish yan, baka ma-dismiss lang sa DOJ. That's why mas maganda sa NBI muna, i-establish muna, i-gather muna lahat ng ebidensya bago iakyat sa korte. Ayan. Yes. Okay. May tanong pa ako, no? Ang abogado po ni Manzano ay nag-request ng kopya ng mga dokumento. Sabi ng NBI, hindi kami authorized na bigyan ikaw eh. Tama. Oh. Pwede ba yun? Na, siyempre may due process pa dito eh, di ba? Oh, may due process. So, hihingi sila, hindi sila binigyan. Pwede ba yun at this point in time? Yet, on the same breath, dininay nila ang mga allegation laban sa kanila. Paano sila bigyan ng mga dokumento? Wala nga silang sinadmit na dokumento. Di ba? So, it means na they are not participating in the investigation of the NBI. Kasi kung nag-participate sila sa investigation ng NBI, sila mismo, yung kanilang mga kliyente, yung si Luis Manzano or et al, pupunta doon and mag-take oath ng kanilang allegations. Kasi hindi man pwede pupunta doon, hindi, di ako kasama sa scam na yan. Hindi pwede ganun. Kailangan under oath. Gagawa sila ng affidavit, isubmit nila doon sa NBI, under oath,
yung allegations nila na hindi sila kasama sa alleged scam ng Flex Fuel. Pero Attorney Rolex, yung tanong mo, yung kampo ni Manzano yung humihingi ng dokumento na hawak ng mga no, ng mga complainant? Oo, humingi sila. Ito ha, report to ha. Ngayong araw lang ito kasi nangyari kahapon ito eh, no? Mga reports to, basahin mo sa mga broadsheets. Kasi may news ito eh. Sabi niya, humingi sila ng ano, ng mga dokumentos kasama sa case document. Hindi sila binigyan ng NBI. Sabi ng NBI, hindi kami authorized para bigyan kayo eh. Pwede ba yan? Nevertheless, dininay nila yung allegation. Pwede ba yan, Attorney Mark, na yung ebidensya na inilatag ng mga ano, ng mga complainant hingin ni yung ng kampo ng inaakusahan? Paano nila hingin? In the very first place, ang tanong muna diyan, nag-participate ba ang mga respondents sa investigation ng NBI? Yun lang eh. Kung hindi sila nag-participate, bakit sila bibigyan ng kopya ng tinatawag na complaint o yung mga evidence laban sa kanila? Ano ba yung form? Yung pagpunta doon ng panig ni Luis Manzano sa pamamagitan ng kanya? To submit dapat affidavit and all other statements under oath. So ibig sabihin, kung pumunta lang yung mga abogado doon, walang ginagawa, pumunta lang, wala namang mga evidence na sinadmit, wala namang mga ganyan. So ibig sabihin, hindi sila nag-participate sa investigation ng NBI. Pag sinabi mong nag-participate, anong dapat gawin ng isang, halimbawa, yung inaakusahan? Yung kung dapat, gagawa sila ng written explanation sa mga alleged allegations, mga allegations ng complainant, under oath, tapos pupunta doon si Mr. Manzano and other mga accused or mga respondents para at least bibigyan sila ng authority na to present their side. Okay. Kasi ang purpose naman sa NBI is to gather evidence. Gather evidence, hindi pa natin pinag-usapan dyan ang probability of the commission of the crime. Ang tanong lang dyan, may sapat ba na ebidensya para iakyat nila ang kaso papunta sa DOJ? Kahit nasa DOJ na, wala pang warrant of arrest dyan. In fact, ang NBI, walang authority na mag-arrest ng isang tao except if caught in the act. Okay. So hindi pwedeng arestuhin ng NBI kung walang court order, same also ng DOJ, wala pa. Kailangan muna ng warrant of arrest galing ng court. But the court will issue warrant of arrest only pag may probable cause na to prosecute to start the prosecution of the case. Okay, Attorney Mark, at this point no, sa NBI pa lamang investigasyon. Anong tawag sa kanya? Respondent ba respondent o akusado? Respondent pa lang. Okay, attorney. Respondent pala ang tawag sa kanya. Respondent pala siya, hindi siya matatawag na accused, hindi siya matatawag na criminal, hindi siya matatawag na convict criminal. Kasi in the very first place, from the start, from the NBI, papunta sa DOJ, papunta sa court, yung right of the accused, nandyan na po yan. So pag nandyan na yung right of the accused, hindi pwede na pupunta si, for example, si Mr. Manzano, pupunta sa NBI, hindi po pwede pupunta doon na wala siyang abogado. Kasi kung anong pinagsasabi niya doon during, for example, may custodial investigation, inbita siya doon, parang technically parang inibita siya doon para magpaliwanag, tapos wala siyang abogado. So under the rules ng Miranda rights, so hindi pwede na basta-basta ka na magsasalita doon without a lawyer. Kailangan may lawyer siya na pupunta doon, magsasabi siya, and bago siya magsalita ng panig niya, kailangan naintindihan niya ano yung legal effect ng mga pinagsasabi niya. Okay, so pupunta tayo ngayon sa Securities Regulation Code. Attorney Mark, no? Yes. Republic Act 8799. Ito yung may ano eh, yung sabi lang violation. Ang importante dito, palagi kinukote to Attorney Mark, ha, yung Section 8.1. Yes. Section 8.1, sinasabi dito, securities shall not be sold or offered for distribution within the Philippines without a registration statement duly filed with and approved by the commission. So, ano yung paliwanag ito? Ang ibig sabihin dyan, kasamang Rolex, ang very simple lang po yan. Ang sabi dyan, na yung SEC, the Securities and Exchange Commission, pwede sila mag-issue ng tinatawag na mag-register ng isang company. Ang purpose dyan is to establish the juridical personality of a certain corporation. But hindi nagbibigay ng authority dyan na mag-solicit ng mga investments. There should be another permit. Ibig sabihin, dalawa ang permit. Unang permit na inisyo ng SEC is to establish the juridical personality of a corporation.
juridical personality, ibig sabihin, separate and distinct from the stockholders, from the directors. Separate and distinct. Yun ang tinatawag na juridical personality. Second permit na dapat nilang i-issue, yung secondary license na yan, para bibigyan sila ng authority to solicit investments, funds, from the public. Kung wala yun, that's already illegal and pwedeng matatawag yan na large-scale estafa. Don't forget, Attorney Rolex, na yung large-scale estafa is non-bailable offense. Lalo na pag ginagawa yan ng isang corporation, tapos ang maraming biktima, so that's a non-bailable offense kasi more than 5 ang nag-syndicate, para sindikato ang gumagawa. In this case kasi, pag wala kang permit, you are technically a syndicate. Sindikato ka. Kasi kumukuha ka ng funding sa public in the very first place, ano ang protection ng investment galing sa public? Wala. In the very first place, wala nga secondary license galing SEC. And in that case, that okay. Is already criminal in nature. Okay. Isa-isa yun, Mark. Ha? Attorney Mark. Sa ilalim ng Revised Corporation Code of Philippines, binibigyan lang sa ng juridical personality. Yes. Para po siya i-recognize na isang korporasyon. Oh, yan na lang. Ano bang advantages ng korporasyon? Of course, ang advantages ng corporation, separate and distinct. Separate and distinct ka, so it means you can operate your business separate from the person behind it. But of course, hindi pwede naman gagamitin yung juridical personality ng isang corporation to do criminal action. Like, kasi may tinatawag tayong piercing the personality of a corporate personality of a corporation. So, corporasyon na siya ngayon, organized na siya. Binigyan siya ng primary license sa ilalim po ng Revised Corporation Code of the Philippines. Yan pong Republic Act 11232. May personal. Kung gagawa po siya ng ano, halimbawa, mag-uupasa ng opisina, ano po ba yun? Paano niya gagawin yun? Kailangan ba siya ng Board of Directors mag-issue ng resolution? Ang gagawin dyan, kailangan may authority from the board. May authority from the board authorizing certain individual. For example, authorizing the manager, authorizing the vice president of the corporation to enter into a contract of lease for the office space. Parang ganun. Ibig sabihin, kung walang authority from the board, ang isang official, isang corporate person, tao. Isang tao, it means he is performing it in his personal capacity. So with authority, in behalf of the corporation. In behalf of the corporation. Okay. So lahat sila nagmi-meeting, issuean nila ng board resolution authorizing halimbawa yung vice president nila to sign a contract of lease para magkupas sila ng office space. Oh, tama po ba yan? Oh, parang okay. Ganun. Ngayon po, pupunta tayo sa pangalawa, no? Ito yung Republic Act 8799. Ito yung the Securities Regulation Code. Ang nag-implement pa nito ay Securities and Exchange Commission din? O, parang ganoon din. Kasi ang SEC, okay. Sila ang nag-issue ng secondary license. Ayan. So, ngayon, meron siyang primary license. Kinikilala na siya ng korporasyon. Binigyan na siya ng personality. Kailangan gusto niya magbenta ng kanyang shares. So, gusto niya tumanggap ng mga investments. So, kailangan niya mag-apply ng secondary license. Tama po ba yun? O, mag-apply sila ng secondary license and may mga requirements dyan bago ka makakuha ng secondary license. So dito po sa section 8.1 ng Republic Act 8799, bawal na bawal tumanggap ng securities o magbenta ng securities na walang secondary license. Tama po ba 'yon? Oh, tama 'yan. So it means kung tumatanggap ka na wala kang secondary license yung isang corporation, illegal po 'yan. And that's why ang tanong diyan, yung pagtanggap ng isang corporate individual, yung pagtanggap, is it authorized by the corporation? Is it a regular business of the corporation? Is it a policy of the corporation? Kasi hindi man pwede. For example, isang corporation, Flex Oil Corporation, wala namang authority from the board. Walang authority from the board na tumanggap ng mga investment. It means, yung tumanggap ng investment, siya ang may personal liability. Hindi liable ang corporation. But kung yung tao na yan is authorized by the board, yun ang practice ng corporation, yun ang policy ng corporation. It means the corporation will be liable. Ang corporation naman kasi, hindi naman parang kuan yan eh, parang pagmamahal yan eh. Alam mo ba? Hindi mo makita ang corporation.
hindi mo mahawakan ang corporation. Pareho yan na pag-ibig. Mm. Hindi mo mahawakan. Hindi mo, pareho maramdaman mo yan. Ganyan same. Pala yung pag-ibig pala. Ganyan. Yan. Mahawakan mo ba ang pag-ibig? Hindi. Same also sa corporation. Mm. Hindi mo mahawakan yan. So paano? For example, can a corporation be criminally liable? Hindi. So who will be criminally liable kung ang corporation gumagawa ng certain act na bawal sa batas? Of course, the officials. Yung na mag-manage. The corporate officers will be liable. Ganun yan. Okay po. Ano na tayo ha? Mm. Eh, nabasa ko kasi, napanood ko kasi yung infomercial na kung saan si Luis Banzano ay nag-i-entice o nag-anyaya ng mga investors. Nanghihikayat. Eh, sa likod dyan, meron ng gas. So I suppose, dinevelop yung gas station, pinag-usapan sa board yon ng isang korporasyon. Yes, tama. Oh. Diba, ang sabi po ng corporation code, ito po, no, ang sabi ng corporation code, ay, ito po, section 22. Sabi niya, the board of directors shall exercise the corporate powers, conduct all business, and control all properties of the corporation. Tama. Section ng revised corporation code of the Philippines. So makikita niyo po, tama ba sabihin na Attorney Mark, no? Makikita niyo na ang board of directors gumalaw dito. Para iba tayo yung gas station na yan. Actually, parang... Meron niya nag-issue ng mga board resolutions authorizing someone. Una, siguro binili yan o nilease yung lugar niyan. Nangontrata yan sa corpora, sa isang contractor para ipatayo yung gusali. Oh, tama. Di ba? Tama. May kontrata yan sa supplier ng fuel para dalhin dyan. Mm, tama, diba? Tama. Nagbayad yan. So, natayo yan through corporate effort. Tama mo ba sabihin yun? Oh, tama. Yung pag-advertise ni Mr. Manzano, sinabi ka niya na, I am the chairman and owner of that. For example, sinabi na yun. So, yung sinabi na yun, may infomercial pa, authorized yun by the board. Hindi mo pwede na isang tao lang kausap nyo doon. Mm. So, authorized yun by the board. So, it means that is a corporate act. That is not an act of individual person like Mr. Manzano, but it is a corporate act. So, mahirap sabihin ha, na hindi iya alam ang operational matters sa isang korporasyon. Gumalaw na siya eh. Oh, gumalaw na siya. Ang tanong dyan, yung pagkolekta ng mga investments. Yung pagkolekta... Okay, pupunta ako doon ato. Oh. May gas station na sila. Yes. Pwede na nila ito gawing enticement. Portfolio. Kasi may tuturo ka na eh. Oh, yes. So sabi nila, nag-usap sila siguro sa board, no? Nitong Flex Fuel. Mag-launch na tayo ng promotional campaign. Mm. Oy, Luis, artista ka naman, baka ikaw na lang yung mukha natin. Oo. Oh, pwede yan eh. Sanay ka naman ano. Eh sabi siguro ni Bong eh, baka mautal-utal ako, hindi maganda yung dating ng ating infomercial, di ba? Oh, ikaw, sanay ka sa artista eh. Ikaw na lang. Oh. At ang mukha mo, eh medyo, ano to, ang mukha na yan ay pinagtitiwalaan. Yeah. Kundi sabi ng mga biktima eh, pagtitiwalaan natin ang mukha na yan. Luis Manzano yan eh. Kilala natin yung nanay niyan, si Vilma Santos. Kilala natin yung tatay niyan, si Edo Manzano. Kilala natin yung stepfather niyan, si Recto. Kaya dito na tayo magano. So ganun siguro pinag-usapan diyan. Ngayon, tama ba sabihin na Tony Mark na nag-prepare sila ng campaign na yan? Gumawa sila ng siguro flyers. Gumawa sila ng kontrata. Nag-agree sila na ito yun, co-ownership contract. So nag-prepare sila ng co-ownership contract. Yes. Ito yun. Magbigay ka muna ng 990,000 pesos. Mm. At ma-recover mo yan in 5 years. Diba? Hindi naman si Luis Manzano lang nagsalita. Nung pinag-usapan ng board yun eh. Yes, tama. At every year, tatanggap ka ng 20% kasi 5 years yun, ma-recover mo eh. No. Guaranteed. Hassle-free. Tama ba yan? Mm. So yung ginagawa nila, authorized by the board. Yan. Yung tinatawag na regular business ng corporation or it is the policy of the corporation. Authorized by the board of directors wherein he is the chairman or he was or he is the chairman of the board. So it means, it is a corporate act. Pag corporate act, the corporation will be liable. Civilly and criminally. But of course, criminally liable, hindi naman pwede makulong ang corporation. Sabi ko nga, the one who will be imprisoned kung napapatunayan, hindi ang corporation. Sabi ko nga, hindi mo makita ang corporation,
hindi mamahawakan ang corporation, so who will be liable? The corporate officials will be liable. Ayan. Yung mga namamahala. Okay, ito ni Mark, ito pa. Sabi natin, bawal ang corporation magbenta ng securities unless meron siyang secondary license. Okay. Sa ilalim po ng Section 3, actually 3.1 ng Republic Act 8799, may definition dito ng securities eh. Yes, yes. Ito bang investment contract? Ba part ba ito ng co-ownership contract na nagbigay ka ng 990,000 pesos? So, recoverable, guaranteed ha? Recover mo in 5 years. Ito ba'y kasama sa definition ng term na securities? Yes, kasama po yan. Interest, kasi yung shares, if you basahin mo yung securities, shares, participation, or interest. Share, participation, or interest. We say interest, it means you have financial interest of a corporation. Pag if you have financial interest of a corporation, it means nagbibenta ka ng shares of stocks. Maybe indirectly, but still, nagbibenta ka ng shares of stocks na walang secondary license from the SEC. Tanong ko lang, Attorney Rolex, ha? Attorney Mark. Go ahead. Yung simple ba na, kasi kalat na rin ito sa ano eh, sa social media, yung ginamit nila na infomercial. Doon ba sa ano na yon? Doon lang sa paghihimok through social media, through infomercial. Pwede na ba silang maakusahan no na humihingi sila ng ano? Yun lang ha, wala pang ano, halimbawa, isantabi muna natin na meron silang mga na-recruit. Pero yun mo ng video na yun, sapat na ba yun na parang ebidensya na magpapatunay na humihingi talaga sila at may paglabag sila dito sa ano? Yung ginagawang informational, infomercial, pwedeng matatawag yun as misleading advertisements. But ang tanong dyan, is it considered part of the scam, part of the syndicated estafa, or part of the violation ng revised security code? Hindi. Iba yun. Ibang action yun. Kasi normal naman sa mga artista, mga models, they will advertise mga products. But ang tanong dyan, hindi naman technically, wag lang yung tinatawag na misleading, yung panloloko ang ginagawa. Kasi if you advertise a certain product, tapos nambobola ka lang pala sa tao, that is already a misleading advertisement. And that is in violation ng Consumer Protection Act. Ibang batas yun. Iba na naman yun. Consumer Protection Act for violation ng tinatawag na pag-advertise mo na nanloloko ka sa tao. Iba naman yun. Iba pa yun. Iba pa. Iba naman yun nang tumatanggap ka. Ang pagtanggap ng, because the element of estafa under the revised penal code, may panloloko, fraud, fraudulent machination, fraud, sec, may deceit, may fraud. First requirement yan. Second, may damage involved. When say may damage involved, may fans, may kwarta na pinag-uusapan dito, damyos, na nawala sa tao dahil sa panloloko mo. So, yun ang tinatawag na estafa under the revised penal code. But, ang worst nito, hindi lang ito ordinary estafa under the revised penal code. This is a syndicated estafa kasi ang gumagawa, granting na it is a corporate authorized activity, granting na yung pagtanggap ng fans, ng public, tumatanggap ng 990,000 para mayroon silang 70,000 per month or per quarter, for example, granting that is a corporate activity, authorized corporate activity, ang tawag doon is a syndicated estafa. Pag syndicated estafa yan, that is illegal and non-bailable. Okay, punta po na tayo po doon sa ano ha. Dito tayo muna sa Securities Regulation Code. Okay, sabi ng Securities Regulation Code, ano to? Section 73. Ang penalties daw ay 5 million? Ito daw ay 5 million pesos or 20,000. Maximum ha? For those involved. Okay? At ang involved dito ay yung mga salesmen, brokers, dealers, or agents. Yes, pwede rin yung mga nag-invite o nag-recruit ng mga iba para sumali dito sa scam na ito. Tama. Okay? No, gayto po na, tinatawag natin na scam kasi klaro tayo, walang secondary license to. Oh, tama, wala secondary license. Klaro tayo. So, pag wala secondary license, that is in violation ng tinatawag na Security Regulation Code. But yung pagtanggap ng funds
parang nambobola ng tao, may fraud involved dito. There's a fraud. So there is deceit and may damage pa. So isa pa yun. So dalawang kaso. Iba yung violation ng security regulation code kasi nagbebenta sila ng shares of stocks na walang secondary license. Iba naman yung panloloko. Nambobola sila, nagsasabi sila na mayroon silang na may investment, may ilang milyon yan matatanggap, may ilang libong matatanggap, tapos hindi pala matatanggap. Attorney Mark, okay. So, nandun na tayo ha. Sa under sa Securities Regulation Code, may violation na. No? Section 73. Punishable by 5 years or a maximum of 21 years of imprisonment, 5 million pesos or 21 years of imprisonment, or both at the discretion of the court. Iba pa yung tapa under sa revised penal code. Pag sinabi natin ang Attorney Mark na simple tapa, panluloko. Yes, yes. Panluloko isang elemento. E dito, wala ka namang wala ka namang secondary license. So in short, no, nagbebenta ka ng wala. Yes, yes. Nagbebenta ka ng imaginary shares of stocks. Imaginary. Oh, pero nagbebenta ka ng imaginary shares of stocks na nandyan pero wala pala. Oh, yun, sabi ng anak ko na 5 years old si Pipa, pretend. Oh, pretentious, right? Imaginary shares of stock. Pretend kain yan. Oh, pero may kanta ka, great pretender. Okay. Pangalawa. Pangalawa po. So pangalawa nga doon, damage. Yes. Di ba? Damage. Eh siyempre, 990,000 pesos, mahirap ang pera ngayon eh. Lalakad ka lang sa edsa, tangan. 990,000 pesos, di ba? Attorney, yung ang pagkakalam ko yata na based doon sa report na nakuha namin, 5 million mahigit yung pinakamataas ata na nag-invest doon, OFW. Partner Akbar, yung sinasabi nating 990, nandun lang sa infomercial yon. Kung alam natin na may nagbigay pa ng mataas. Yun nga. Tapos, halimbawa, si Jinky Santa Isabel, sinasabi yon. 3.9 million ang binigay niya. Okay, ngayon. Balikan ko yung istapa, no? Yung sinasabi natin dalawa, Attorney Mark, yun ang simple stapa. Paano ngayon difference ng simple stapa at saka yung syndicated stapa? Or minsan, colloquially tawag nila large scale stapa. Pag syndicated stapa, iba yun sa simple stapa kasi ang simple stapa, the penalty is based on the value of the amount involved. Pag simple stapa. Sample daw, Attorney. For example, may pag 100,000 mahigit or 200,000, maybe 10 years imprisonment, 15 years up to 20 years imprisonment. Hanggang 20 years lang ang penalty pag simple estafa ang pinag-uusapan. But ang syndicated estafa, ang penalty dyan is lifetime imprisonment. So it means non-bailable offense. Magkano naman yung ano yun? Non-bailable offense. Magkano yung mga involved irrespective of the amount. Hindi natin pinag-usapan dito na 1 million, 2 million, 100,000, 100 million. Ang pinag-usapan natin dito, ginagawa ng isang sindikato. So sino yung ano ba matatawag na isang sindikato pag ang gumagawa isang corporate entity like the Flex Fuel, it is a corporate entity, more than 5 person involved, because this is a regular corporation, so more than 5 person involved, di ba? Pag may isang corporation, 5 yung minimum na tao, so this is a syndicated staff ah. Tapos so 5 sila ang nanggagansyo ng nanloloko ng tao, so matatawag yun ang syndicated. Yung mga simple staff, halimbawa nagbenta ng motor tapos ang simple staff, simple, kumain ka sa restaurant tapos nag ABC ka, nag 1-2-3 ka, hindi ka nabayad, oh. simple staff yan. Oh, tumakbo ka na lang bigla. Oh, wow, simple staff yan. For example, regardless kung magkano. Oh, regardless kung magkano. Adi, based on value. Based on value yun pag simple staff. Unlike in syndicated staff, the mere fact na ginagawa na isang sindikato or more than 5 person involved, maraming involved, that is already a syndicated staff. Lalo na pag practice yan ng isang corporation. Okay, dito po, pag syndicated staff, sinabi natin non-bailable na kagad. Yes, non-bailable. Okay, at which point, no, ang bail will be allowed? Di ba pag-file ng information, pwede nyo po explain? As a general rule, pag ang kaso is non-bailable, hindi ibig sabihin na absolutely non-bailable yan. If the evidence of guilt is weak, kahit ang kaso non-bailable, you can still file bail. But discretionary yan on the part sa court. So pag mag-file ka ng, pag may kaso, may information, may complaint, so the court will issue a warrant of arrest, arestuhin ka. Tapos ang gagawin ng abogado mo, kasi ang kaso non-bailable, mag-file ka ng
ng petition for bail. Petition for bail on the ground na first time offense ng isang tao, hindi naman flight risk. Tapos, normally, pag ang kaso non-bailable, mag-file ka ng petition for bail, pag granted, mga 1 million yan ang minimum na bail. Diyan, like for example, yung kaso ni Mr. Bong Navarro, ang nag-grant yung petition for bail, ba't 1 million? Kahit ang kaso, non-bailable. Same also with this offense. Kasi this is a syndicated stapa na more maraming tao involved, like kapa case. So, depende yan sa court kung i-grant ang bail. If the evidence of guilt is weak, pero kung matibay ang ebidensya na nagkabaho ang NBI, kompleto mga ebidensya, sobrang bigat ang ebidensya na syndicated estapa ang nangyari, may amount involved na wala, may pambobola pa na nagsasabi na double your money in 5 years or ano, but for example, ganun. So, non-bailable yan. So, the evidence of guilt is strong, hindi yan i-grant yung petition for bail ng korte. Okay, so i-situate ko kung saan tayo po at Attorney Mark. Ha? Ngayon sa NBI pa lang tayo. Yung NBI, isasampay yung complaint sa Department of Justice. Doon yes. Sa mga piskalya. Yes, tama. Ah, sa piskalya, magkaroon ng preliminary investigation. Yes, tama. Okay, so affidavit, counter affidavit, may resolution ng piskal. I-resolve niya. Pag-resolve niya, it's official, or isasampay yung kaso, yung complaint, doon po. Sa korte. Oh, tama po ba yan? Oh, tama yan. But ang DOJ, ang NBI, pwedeng i-file yan sa fiscal's office kung saan nangyari ang krimen or pwede rin sa, because this is a national issue, pwede rin diretso yan sa DOJ Prosecution Board. So sila ang maggawa ng preliminary investigation. So yun ang normal situation. Then, of course, complaint affidavit. Ang gagawa ng complaint affidavit, normally ang NBI, kasi nandyan ang kaso sa NBI ngayon, so, NBI ang magiging complainant. Ang mga private complainant, okay. Magiging witness na lang yun. Okay. So, ito po, no? Nandun na tayo sa preliminary investigation. Anong tawag sa kanya? Akusado o respondent? Respondent pa rin. Na-conclude na. Nagkaroon na ng resolution yung piskalya. Sinampa na yung information doon sa korte. Tawag sa kanya. Accused ang tawag sa kanya. Akusado na. Oh, accused at doon, non-bailable. Except, nasabi natin, depende sa abogado, ang ebidensya ba very strong or very weak? Yes, mag-file siya ng motion. Oh, mag-file siya ng motion. Basta pag naakyat na ng DOJ ang kaso papunta sa court, then the court, tingnan ng court, pag may probable cause talaga na may basihan ang kaso, normally ang ginagawa ng court, mag-issue yan ng warrant of arrest. Warrant of arrest with no bail recommended. Pag ganun, arrestohin si Mr. Manzano or mag-surrender siya. Pag surrender niya, hintayin naman niya ang abogado niya na gagawa ng motion sa court. Pwede siya mag-file ng motion to quash the information. Pwede siya mag-file with petition for bail. Then, in petition for bail, ang prosecution, sila ang mag-establish ng evidence na matibay ang ebidensya. Kung hindi matibay ang ebidensya, ang court ang mag-issue ng resolution granting the bail bond. Ganon yan. Pero hindi pa yon paglilitis po, no? Ano lang yun, no? Look-see lang yon sa ebidensya, hindi yes, pa yung yes. Paglilitis, so, di ba? Ang status, yung sa petition for bail, hindi natin pinag-usapan dyan kung guilty ba or inosente ang isang akusado. Hindi natin pinag-usapan dyan kasi pag-usapan ang guilt or innocence ng isang akusado during the court trial proper. Hindi naman ito court trial proper. Ang pinag-usapan natin dito, bail pa lang. Kung ang issue ng bail petition is whether or not the evidence of guilt is strong. Because if the evidence of guilt is weak, ang gagawin ng court, i-dismiss, i-grant ang bail. So, pwede na mag-bail. Pag petition for bail ang pinag-usapan, pag motion to quash naman pinag-usapan, pag walang sapat na ebidensya or walang jurisdiction ang court, normally, i-dismiss naman ng court yan. Iba naman yung motion to quash, iba yung tinatawag na petition for bail. Ay, may tanong pa ako sa inyo. Between the time na sinampa ang information at ang warrant of arrest ay inisyo ng korte, at the time no, na mag-file ng petition for bail ang abogado, no, may period pa yun eh, nasa kulungan ka, di ba? Actually, hindi pwede mag-file ang abogado ng petition for bail
kung hindi na aresto ang isang akusado. It means you can file bail, you can file petition for bail only if the accused is in the custody of the law. Hindi ka pwede mag-file ng petition. Po. Ano ibig sabihin? Nakakulong ka. Ayan. Hindi ka pwede mag-file ng petition for bail habang nagtatago ka. Hindi ka pwede mag-file ng petition for bail. Tapon ako ng motion. Ah, hindi pwede yan. Ay, walang, hindi pa natin pinag-usapan dyan. Ang bail kasi, ang pinag-usapan ng bail, ang issue dyan, ano ba yung tinatawag na bail? Ang bail, hindi yan bayad sa temporary liberty ng isang tao, ang bail. Bail, it is a guarantee ng isang akusado na when his presence is required, kailangan siya mag-appear sa korte. Yun ang ibig sabihin ng bail. Guarantee yan. It means, pag natapos ang kaso, yung binayad mo sa korte, pwede pa makuha yan. Kasi hindi naman bayad actually yan. Deposit ang tawag doon. So, kailangan muna na, halimbawa, pag may warrant sa'yo, hindi ka automatic na, oy, magfa-file na kami ng bail kasi hindi ka pa nag-submit sa sarili mo, hindi ka pa sumuko. Hindi. Kailangan kasi, bago ka, kasi ang issue ng bail, ang definition ng bail, it is a guarantee of your temporary liberty. Temporary liberty, paano mag temporary liberty mo? Guarantee na, nagtago ka. Hindi ka pwede mag-file ng petition for bail habang nagtago ka doon sa bahay ng kaibigan mo, doon sa abroad. Kahit gaano ka kayaman. Kahit gaano kayo kayaman, mag-surrender ka muna. Surrender ka muna. Bago ka mag-file. Pero meron bang ano? Meron bang pagkakataon na hindi naman nagtatag? Halimbawa, nag-surrender ka. Pwede ba agad-agad na maghain ka ng bail or sadyang makakapag ano ka ng spend kung, ka ng isang araw talaga o isang gabi nang. Kung may warrant na inisyo ng court sa iyo, huwag ka muna mag-surrender. Okay. This is my humble opinion. Advice. Huwag ka muna mag-surrender. Ang gagawin dapat is mag-file muna ng motion to quash, mag-file muna ng motion for reinvestigation, mga ganoon na mga issue para at least kung may if you check the resolution ng piskalya, if you check na may kulang or mali yung ginagawa niya, pwede ka mag-file ng motion for reconsideration. Pag naakit na sa court, pwede ka mag-file ng motion to quash or any other pleading, pwede mong gawin 'yan. Habang hindi ka pa nakakulong o hindi ka pa nasa custody ng batas. Karapatan 'yon ng inaakusahan. Karapatan 'yan. That is your right. Okay. That is your right as an accused. Pero pag nakakulong ka na, nakakulong ka na, ano unang gagawin mo? Mag-file ka na ng petition for bail. Ayan. Okay, may tanong ako sa'yo. Nasa labas pa ako. Nanay ko big time. Tatay ko big time. May exception po para sa akin? Wala exception sa batas. Actually, ayan. Mayaman ka, mahirap ka, wala exception sa batas. Depende na yan sa kung sino mong kuning abogado. But walang exception yan kasi if you read the law, wala nakalagay doon kung anak ka ng nanay mo, exempted ka. Anak ka ng tatay mo, exempted ka. Walang ganun. So ang gagawin mo, you need to hire a good lawyer na alam yung procedure ng batas. Anong gagawin mo? You will avail all your benefits, all the remedies as an accused. Right mo yan bilang isang akusado. That is part of our legal system. Tsaka kung wala ka talagang kaya na ano, kaya na abogado, pwede kang humiling sa PAW. Pwede. Pero I think hindi siya qualified na kumuha sa PAW kasi hindi naman siya indigent. Oo nga. Pero meron ka pa bang PAW lawyers kasi ang kukunin nila yung mga indigent, hindi yung mga kuripot or yung mga malalim mga bulsa. Oh, tanong ako. Okay. Sumigaw ako. Biktima din ako. Nawalan nga ako ng 66 million pesos eh. Oh. Biktima ka. Pwede ba depensa yun? Ang tanong dyan, biktima, kanino? Biktima ka sa corporation or biktima ka sa isang tao na dyan sa corporation? Iba yun. Iba yung biktima ka sa anong pangalan ng kumpanya ito? Flex Fuel. Iba yun or biktima ka sa isang CEO ng Flex Fuel. Because that is your personal issue with a certain corporate person. For example, in this case, Medel. So maybe biktima ka ni Mr. Medel, but hindi ka biktima ng corporation. Ang issue kasi dito, hindi biktima ka or not hindi ka biktima. Ang issue dito, number one, are you the chairman of the corporation? Okay, first yan. If you are the chairman of the corporation, ano yung role mo? Ano yung duties mo as a chairman of a corporation? Third, if you are chairman of the corporation, are you the presiding officer or the presiding board of
of Directors. Ikaw yung preside sa board meetings of the Board of Directors. And pang-apat, during the meeting of the Board of Directors, did you authorize the collection of the investment from the public? Pag nasagot yan, yes, yes, lahat yan. Ibig sabihin, si Mr. Manzano may pananagutan. Attorney, may tanong ako. Kasi, di ba, ang basehan din is hindi sila, wala silang lisensya, secondary license or permit itong kumpanya na ito na humingi ng investment. Yes. Kaya pasok sila doon din, pati yung panluloko, yung mga nagre-reklamo ng mga investors. Yung kanyang sinasabi na na-mention ni Attorney Rolex Suplico, pasok din ba yon doon sa Cagaya ng mga nagsumbong? Or kumbaga, syempre, pagbubuo ka ng kumpanya, magbibigayan kayo ng mga pangkapital niyan. Hindi ba yun siya pasok na, pasok ba yun sa paghingi ng investment solicitation? Siya na nandoon? Or parte yan ng negosyo? Ganyan talaga negosyo na minsan nawawala. Ang investment kasi, there is no guarantee in business. Oh, pag negosyo ka ng barbecue, pwedeng kumita ka, pwedeng malugi ka. Ganun ang negosyo. But ang issue dito, yung pagpangolekta niya ng funds from the public, is it a corporate act or not? Kasi kung hindi corporate act yan, it is an ultra vires act. If it is an ultra vires act, the one who will be criminally liable, yung gumagawa noon, hindi ang corporation. Di ba? For example, isang mall. Malaking mall. Corporation yan kasi malaking mall yan. Kung for example, yung sales lady nila, sinapak yung customer, is the corporation liable? Is it a corporate act? Hindi. Hindi. Ibig sabihin, yung sales lady will be liable for that. Hindi yung corporation ang will be liable. Maybe there's damages involved, but hindi yun corporate act. The corporate act, that's why ang issue dito, yung pagpangolekta ng funds, is it authorized by the board? Kasi so, pag authorized ng board yan, may tama talaga sila. Pero kung walang authorized ng board yan, ultra vires act yan, yung nangolekta, yun ang may criminal liability. Pero convincing ba, attorney, na sinabi niyang, naloko rin ako, pero official siya eh. Official siya ng ano? Official siya na mismo ng kumpanya. Parang hindi yata magtutugma kung siya, halimbawa, kung siya ba yung chairman na attorney Rolex? Chairman of the board siya. Oh, chairman of the board. Tapos sasabihin niya na naloko rin ako, hindi niya nakita yung possible na panloloko na nagawa sa kanya. Convincing ba yun? Dalawang scenario lang yan, Edmar. Either nagamit siya or nagpagamit siya. Ganun lang yan eh. So, the mere fact, baka ginamit siya, nagpagamit siya, maging corporation, maging chairman siya, so it means, official siya ng isang corporation kasi chairman siya eh. But ang tanong dyan, yung ginagawa ng pang-olekta, approved ba yan ng board wherein he is the chairman? Tapos, ang ano nito, kasi parang ang tingin ko ha, na parang oy, biktima rin ako, so kasama niyo ako, parang ganun yung ano, parang tema. Pero separate dapat yung kanyang reklamo. Maghain siya ng reklamo. Maghain siya ng reklamo doon sa problema niya. Wala siyang niya. Reklamo ha. So, pero wala siyang inihaing reklamo. Parang nagsabi lang siya, biktima rin ako. So separate yon. Hindi yan kabilang doon sa mga nagkaisa na mga investors na nagsasampa ng kaso laban sa kanya. Hindi yun, kumbaga attorney, hindi yun pwedeng i-mix doon na, oy, makikiisa ako sa inyo. Kaisa nyo ako dahil naloko rin ako, hindi pwede. Biktima siya sa kanyang sarili. Baka pwede yun. Pwede yun. Bakit? Kasi kung siya yung chairman of the board, in-approve niya yung board, in-approve niya ang policy ng corporation na mangolekta ng funds kahit walang authority, ibig sabihin, biktima siya sa sarili niya. Oh, diba? Parang hindi akma yung ano, yung nagre-reklamo kasi siya yung chairman. Inconsistent. Except, may exception dyan. Kailangan, for example, I am the defense lawyer of Mr. Manzano. Ayan, paano ba malusutan ni, ano yan? Ni Luis Manzano. Kailangan sabihin niya doon na it is an ultra vires act of the corporation. Anong ibig sabihin? Kasi ultra vires act, hindi yun authorized ng corporation. Yung pangolekta ng mga agent, ng mga tao sa baba dyan ng corporation, mga ahente, mga salesman, hindi authorized yun ng corporation. It means sila dapat ang may liability, hindi ang corporation. Hindi niya pwede sabihin na ako chairman tapos hindi niya alam or nag-resign ako. Kahit nag-resign ka, prior to your resignation, you are part of the corporation.
So kumbaga, yun yung lusot niya kung sinabi niya na hindi inaprubahan yun na mag-ano kami, maghihingi na. Oh, yan. Pwede yun, malusot siya. Yan ang lusot niya. Pero ang problema, eh nandun siya sa mga advertisement eh. Oh. Na humihikayat siya ng mga investor. Pumasok siya. Oh. Paano niya malulusutan yun? Zoom meeting with prospective investors, oh. Pumasok siya. Kabilang din siya sa, as per ha, dun sa mga investor, kasama din siya sa mga webinar na naghihimok doon. So kumbaga parang hindi yata rin. So yun lang yan. So ibig sabihin, kasama siya sa, hindi lang siya chairman, kundi salesman din siya ng corporation. So in short, no, active participant siya. Active participant. Hindi siya matawag na accomplice lang. Kailangan active participant siya. In the very first place, chairman siya ng corporation. Number one, chairman siya. Second, siya yung model ng corporation, nag-advertise siya ng corporation. And third, kailangan natin malaman muna kung yung paghihikayat namang investment, authorized ba yan ng board? May board resolution ba or wala? Pero pwede ba yun, attorney? Halimbawa, pagpalagay natin yung scenario, walang approval sa board, pero nanghihikayat sila. Pwede ba yung ganun? Mismo siya, ha? Halimbawa, sabihin niya na hindi namin inaprubahan yan, walang approval, tapos ginamit siya yung mukha niya, ginamit doon sa infomercial na, uy, so, ganun. Nanghihikayat siya, but hindi naman siya ang nag-advertise lang siya, pwede siya matatawag na accomplice lang. Ah. Oh, parang gano'n. So baka mababaan yung penalty niya. Pero chairman siya eh. Chairman siya ng board. Chairman siya ng board, pero hindi authorized ng board. Pwede rin ba nasabihin na hindi ko kasi alam na dapat may board resolution pala yan, kaya nag-ano lang ako? Nag-infomercial lang kami, ginamit yung mukha ko. Pero yung infomercial, wala naman sinasabi, mag-invest kayo dito. Parang ganun, di ba, attorney, Rolex, parang ganun yung ano niya na maging... Well, sa infomercial, ang dating doon, parang mag-invest kayo dito. Oh. Saka sa pangalawang infomercial, ito na yung ano, detalye. Doon lumalabas yung co-ownership agreement eh. Doon lumalabas yung 14 ba yun, 15 seats per gas station. Attorney Rolex, gusto ko lang balikan yung timeline. 2020 yung parang nabuo itong ano, nung itong kumpanya na ito, di ba? Parang in time sa ano, panahon ng pandemya, tama ba? Dahil lang ha, titingnan ko ha. Ang ito, nabuo ito. Ito, dahil lang ha. During pandemic. Nabuo ito nung ano, nung... kasi di ba? Nabuo ito nung April 2, 2019. Before pa, isang taon bago ang pandemic. Ito yung registration with the Securities and Exchange Commission. Oo. Tapos, nag-umpisa sila yung ano nila, yung panghihikaya 2020. Well, hindi natin alam ha, pero yung infomercial ay 2 years ago, so 2021. Tapos 2021 din, di ba, naglabas ng abiso ang SEC. Tama ba? Naglabas ng, ang abiso ng SEC, alam mo, yun ang small gas station, no? Oh, kumbaga naglabas sila ng listahan na may ganitong modus na nanghihikayat ng investment na walang secondary license sa kanila, 'di ba? Maraming lista, maraming pangalan. 2021 August, naglabas na sila ng advisory. August. Yung listahan, yung interview ni SEC Director Vicente Graciano Felizmeño Jr., mm-hmm. Market Securities and Regulation Department na pinangalanan. Kabilang. Among the gas station, yung Flex Fuel, nilabas yan November 22, 2021. Okay. Tapos, yung sinabi ni Luis Manzano na tumiwalag siya, anong taon? 2022? Tama? Well, sabi niya, umalis siya 2022, parang 2022. January ata, eh, no? So, merong sapat na ano para malaman niya and nakahimok siya 2021, nabanggit na yung pangalan. Pero ito yung tanong ko kay Attorney Mark. Mahirap ba kumuha ng secondary license or permit ang isang kumpanya na alam mo para manghimok ng mga ng mga investment na yun? Bakit hindi sila kumuha mga personalidad naman na ito and pwede ba nating sabihin na sinadya na hindi kumuha or baka mag-iipon muna kami ng pondo para madali kaming makakuha ng secondary license? Pag kumuha ng secondary license, kailangan kasi mag-post ka ng bond. Bond na I think 100 million bond. Doon po sa SEC
to prove na may capacity ka, may financial capacity ka to protect yung mga investors natin. So hindi naman pwede na magkumuha ka doon tapos walang protection ang mga investors. So ang one of the requirement, kailangan may financial capacity ka. So mag-post ka ng bond, may technical capacity ka, explain mo ano yung sistema ng negosyo, isubmit mo lahat sa SEC yan. Then may bago i-approve yung secondary license. Yun ang reason, attorney, kung ikaw gusto mong mag-invest, dapat tiyakin mo muna sa SEC may permit ba ito para sa kapakanan mo rin. Yes. Na in case na malugi yung negosyo, meron assurance, meron kumbaga ganyan, na meron kang makukuha pa rin. Actually, kung malugi, hindi naman insurance yan kasi base variable kasi ang income. Sabi ko nga, ang investment, pwedeng kumita, pwedeng hindi kumita. But at least, kung pupunta ka sa isang investment company, may matibay siya na foundation financially na kung malugi man yan, sobrang liit ang possibility na malugi kasi financially fit. Stable. Stable ang isang company. But hindi ibig sabihin na malugi, may makukuha ka kasi sabi ko nga, investment yan. Pag investment, it's a variable. Variable, pwede kumita, pwede hindi kumita. Without naming names ng kumpanya, attorney, pwede bang ganito rin yung parang modus or pamamaraan ng mga kumpanya na ito? Kasi napakalaki ng 100 million na i-raise mo talaga yon. Talagang sobrang laki ng mga investors mo talaga yan. Pwede ba or meron bang mga kumpanya na humahantong sa hindi mo na tayo kukuha ng secondary permit kasi medyo maliit pa tayo, nag-uumpisa pa tayo, try natin na mag-ano muna. Meron ka bang alam na ganyan or ganyan din ba yung parang wala talaga silang plano na manggancho or mangloko na naabot lang sila sa point na naipit talaga sila na hindi tayo makakuha ng license agad-agad kasi pahirapan yung sinabi mo nga 100 million yung bond. Ito muna, pamamaraan, unti-unti muna tayo. Meron bang ganyan na pangyayari? Wala sila sa desire nila na mangloko. May mga exempted na mga company na ganyan but hindi naman manghihimok ng public na kumuha ng investment. For example, maliit lang, mga, maybe kayo, barkada, lima kayo. Barkada lang, okay kayo, lang. Gawa tayo ng corporation, lima tayo, sampu tayo, pwede naman yan. So, gagawa tayo ng corporation. But yung mga magkumuha ng investment, shares of stock, sa nagbibenta ng mga investment contracts, ganyan, iba na yun. Pag nagbenta ka ng investment contract, kailangan iba talaga... Na may protection sa batas. So hindi pala pwedeng wala, kumbaga walang company na gagawa ng ganun for the sake na ma-comply nila kasi maliit lang talaga yung ano nila, kailangan nilang palakihin. Wala silang intensyon ng masama. Ngunit kailangan nilang gumawa ng masama. So gayto at para the mere fact na wala ka secondary license at nagbebenta ka o nagtatanggap ka ng investments, violation na ng batas yun. Violation na. Wala na yun. Okay, tanong ko lang gayto. Attorney Mark, pwede bang defense ito? Yung mga ibang biktima sa akin pa pupunta eh. Oo. Pwede bang defense yan? Hindi defense yan. Kasi ang issue dyan, ano bang role mo sa company? Nagbebenta ka ba ng shares of stocks o mga dividends, mga ganon, mga interest or investment contract? Number two, authorized ba yan ng kuan? Wala naman sinasabi noon na exempted ka pag biktima ka eh. Exempted ka kasi may ibang mga corporate na mga investment company na yung mga kamag-anak nila nag-invest din mismo sa company na yan. May mga ganoon. So okay. Hindi ibig sabihin na dami kasi mga excuse. But ang issue dito, may permit ba? May secondary license ba? O wala secondary license? Yun ang pinag-usapan natin dito. Okay. And second, authorized ba yan ng corporation? Then okay. Third, so, may nawala ba na kwarta na in-invest? Yun tatlo lang question dyan. Attorney Mark, ito pa. Narinig ko maraming artista na nag-invest ito, tumatahimik. Anyway, ito pa. Okay. Ginawa lang ako chairman of the board para garantiyan ang pera ko maibalik sa akin. Defense ba yun? Ay, hindi. Ang issue kasi dyan, okay. You are the chairman of the board. Ano bang role ng co-chairman? Sabi ko nga, dapat i-establish ng kanyang abogado, sino ba siya sa corporation? As a chairman of the board, anong role niya? Based on the articles of incorporation ng SEC, articles of incorporation ng company na yan. Ano ba yung role ng isang chairman? Kasi sa security, sa SEC law on corporation code kasi, wala nakalagay na chairman. Only the president,
treasurer, mga ganun lang. Walang chairman. But I'm sure, nandyan yan sa Articles of Incorporation. Ano ba yung role niya as a chairman? Kasi chairman of the board, ibig sabihin, he is the presiding officer. Para siyang vice mayor, para siyang, anong tawag doon, vice governor siya, or speaker of the house, siya yung presiding officer of the board, of the sanggunian. Parang ganun, sanggunian of the corporation. Siya yung presiding officer. It means, okay, in-approve ng corporation yan with his knowledge kasi siya mismo ang presiding officer of that board of the corporation. Okay, ito pa. Eh, si Bong Medel, he conducted a business in such a way nga ang operational matters were kept away from me. Hindi ko alam yan. Bakit? Pwede ba defense yan? Hindi issue yan kung hindi alam or alam. Ang issue dyan, is it a policy of the corporation? Yung paghihikayat ng tao na mag-invest ng 990,000 sa company. Yun ang issue dyan eh. Kahit anong palusot niya, isa lang dapat niya sagutin. Are you the chairman of the board? Yes or no? Sagot lang. Sabi niya, yes, but hanggang 2022 lang. It means you are the chairman of the board. As a chairman of the board, ano yung role mo? Ano yung duties mo? Ano bang pinaggagawa mo dyan as chairman of the board? Nandiyan ka lang ba para maging model ng corporation? As a chairman of the board, ano yung role mo? Yung SEC ba niyan, attorney, may kopya ng articles of... Yes, mayroon yan. Mayroon yan. Nandiyan yan sa SEC. Kung ano yung role talaga? So, kailangan sagutin niya yan. Kasi pag pwede man chairman of the board, pero honorary chairman ka lang, nakaupo ka lang, wala kang ginagawa. You are just a symbolic chairman. Maring makatulong yun sa kanyang kaso. O, pwede yan. Na maabsuelto siya. O, symbolic chairman ano lang siya. Chairman emeritus. Chairman emeritus lang siya. Wala siyang ginagawa doon. Kundi ginamit yung pangalan niya, ginawa siyang chairman emeritus ng isang corporation or parang ganun. So, possible yan. But kailangan natin malaman as chairman kasi sinabi niya, I am the chairman and owner of Flex Fuel. So, kailangan natin malaman ano yung role niya, ano yung duties niya as a chairman. Pwede ba, attorney, na doon sa kasulatan nila, sa articles of incorporation nila, nakasaad doon yung mga mabibigat na responsibilidad pero hindi niya yung ginagawa. Kumbaga, parang wala siyang alam na ganun pala yung kapangyarihan niya. Okay. O, pwede ba niyang gawing lusot? Ay, di ko alam na ganyan palang kapangyarihan ko. Pwede bang itago yun sa kanya? Sabi ng batas, ha? Very clear ang Corporation Code of the Philippines. Pag ang isang krimen is authorized by the board, wherein he is the chairman of the board, if it is authorized by the board, it means the corporation will be criminally liable. But of course, we say the corporation is criminally liable, it is the corporate officers will be criminally liable. That's why a second question dyan, is it authorized by the board? And third question dyan, hindi lang authorized by the board yan, kung hindi authorized by the board yan, so it means yung mga salesman ang will be criminally liable. Kahit wala siyang ginagawa, but authorized by the board yan, he is the chairman of the board approving the board or the policy of the corporation, it means maging criminally liable talaga siya. Huli na lang sa akin, bago sa last mo, attorney, may nakikita ka pa bang liwanag, butas na may liwanag para kay aktor na si Luis Manzano dito sa... Kung ikaw ang kukuning abogado, meron ka bang nakikita ang attorney? So, sino yung tanong mo? Si Attorney Roy? Ay, ikaw, kayo po. Attorney Mark. Or baka the price is right. Actually, as a lawyer, may karapatan naman siya na kumuha na yung tinatawag niya presumption of innocence. Sabi ko nga, walang obligasyon si Mr. Luis Manzano to prove that he is innocent because he is always innocent. Yung mga complainant, sila ang may obligasyon. Kailangan i-prove nila na naloko sila. I-prove nila na binobola sila. I-prove nila that that act is a corporate act. Kung hindi nila ma-prove yan, lusot si Mr. Manzano. No. Okay. Attorney Rolex, baka may huli ka dyan. Well, Attorney Mark, against interest, is sa infomercial, sinabi mo na, ako may-ari, ako chairman eh. Mm. Oo, tama. Ano sabi natin? Yung isda, nauli siya sa aking bibig. Diba? Ako po. Oh. Ano ba ang declaration against interest? Pwede yan. Possible yan. I am the chairman. So, ang tanong dyan,
as a chairman, ano yung role mo as a chairman? Yun, according to the Articles of Incorporation of the Flex Fuel Corporation. Pwede ba magbase si judge doon? Gaano kabigat yung parusa? Halimbawa lang ha, hindi na hindi, generic na to. Pwede ba na bagbasin si ano, pwede siyang ito lang yung ano kasi hindi niya alam masyado or kulang, hindi wala na sa kanyang kapangyarihan yung ganito. Pwede ba magbing basehan niya? Ay, participation sa krimen. Ayan, zero remark tanongin natin. Yung role niya. Iba-iba kasi yung ano eh, participation sa krimen. Participation of krimen, for example, nandun siya sa Zoom. Assuming na hindi authorized by the board. Hindi authorized. But nandun siya sa Zoom, nag-hi, hello, mga fans, gumano lang siya. Wala siyang ginagawa. So, the mere fact na nag-join siya, parang nag-ikayat din siya. But of course, posible na hindi siya maging principal accused, maging accomplice lang siya, maging accessories lang siya. Kasi minsan may mga ano din na parang hindi na sinusunod yung sa ano, yung sa protocol talaga. Alam mo na, para mas mabilis yung proseso ng kanilang kumpanya, minsan hindi na sumusunod sa mga ganun. Oh, possible 'yan. Oo nga. So, kailangan natin malaman lang based on the sa mga complainant, sino bang naghihikayat sa kanila? Kasi baka nag-based lang sila sa TV, sa YouTube ni Mr. Manzano. Oo nga. Sino ba naghihikayat sa kanila? Mm. Sino ba ang tumanggap ng kwarta? Saan nila dideposit ang kwarta? Mm. So, yun ang kailangan i-explain nila. Kasi hindi pa pwede nila lahat ituro nila si Mr. Manzano. Kailangan i-prove nila sino naghihikayat sa kanila. Mm. Nung nagpirmahan ng kontrata of the investment contract, sinong kapirma nila? Sinong kaharap nila? Oh. Nung nakapirma sa kontrata na yan. And pangatlo, yung 990,000 nila, sa sino ang binigyan nila? Sino ang tumanggap? Yun ang kailangan nila explain. Hindi kaya, unfair kasi kung palagi natin tinuturo yan si Mr. Manzano kasi sikat. Hindi ganun. Kailangan i-prove nila sinong tumanggap, sinong naghikayat, sinong kapirmahan nila sa kontrata. Yan mapapatunayan kung sino talaga ang kriminal. Lataga ng ebidensya. Ayan. Maraming salamat sa libo-libo nating nanonood sa YouTube. Siguro, huli na lang, Attorney Mark, payo mo sa mga may pera dahil nakaipon at gustong mag-invest, gustong palakihin at ma-assure na yung kanilang pera tatagal at dadami. Ano ba ang maipapayo mo sa kanila dito? Lesson na ating nakuha dito. Exercise number one, due diligence. Alamin mo yung company, may lisensya ba yan? Tama ba yung ginagawa nila? And second, huwag kang mag-dream ng malaki. There's no such thing na double your money in one year. Or ang laki mga, ang taas na habang tumataas ang mga kita dyan, the more na hausyaw yan, incheck pa hausyaw. Too good to be true. Too good to be true. So huwag yan. The mere fact, kailangan magsipag ka. Or yan, huwag ka, kung wala kasing maloko, kung walang magpaloko. Mm. Maybe, sa ginagawa ninyo, maybe nagpaloko din kayo na nainganyo kayo sa mukha ni Mr. Luis Manzano. So it means, walang maloko, kung walang magpaloko, kayo din, nagpaloko din kayo. Mm. So, moral lesson, exercise due diligence and huwag kayong maniwala sa mga pag if they promise you the sun, the moon, the star, the universe, huwag kayong maniwala dyan. Tsaka ano na lang, para at least simple, meron naman mga ahensya ng gobyerno para i-double check, diba? Para ka guys sa illegal recruiter, punta ka sa POEA, ito bang a-applyan ko na recruitment agency, ay lihiti mo ba to? Nandyan ba ito sa listahan ninyo para at least kung magkamali man ito, may pananagutan agad, kumbaga may habol ako. Tapos punta ka sa SEC kung gusto mong mag-invest. Meron ba itong karapatan na maghingi ng investment? So at least yon, maagapan po kayo. Yan po yung moral lesson. Wala na tayong oras at overtime na tayo, Attorney Rolex. Baka ikaw may dagdag ka. Wala. Ang paniniwalaan nyo lang yung mga asawa nyo kasi pinakasalan nyo. Oo nga, diba? At kung biktima man si Luis Manzano, depensa. Meron pa naman siyang ano, diba, na okay. Proseso yan. Wala na tayong oras dito sa ating programang Itanong Mo kay Panyero, Thursday ulit. Dito pa rin sa DZR 1026 Sunshine Radio. Maraming salamat, Attorney Mark. And by the way, please, every Saturday, manood po kayo sa
Pinoy Legal Minds, 6:30 to 7:30 ng umaga. Kasama natin si Mr. MJ Modihan. Ayan, at huwag niyo po kalimutan mag-like at share at mag-follow sa ating YouTube. Maraming salamat sa libo-libo nating nanonood ngayon sa YouTube at mag-share kayo para marami ang matuto. Mga dapat na gawin. Sa pangalan po ng aming buting Pastor, Pastor Apollo Sikibuli, maraming salamat Pastor sa patuloy niyo pong paggabay always sa amin dito at syempre yung sa pagtitiwala na maging parte kami sa paghahatid ng mga balitang totoo, mga impormasyong totoo at syempre maging totoong boses na bayan para sa Pilipinas nating mahal. Maraming salamat, magandang araw po sa lahat. Maraming salamat Mark, maraming salamat sa lahat. Subain niyo ang programang Itanong Mo kay Panyero kasama si Attorney Rolex Suplico. Nawa'y inyong naintindihan ang mga usaping legal sa napapanahong mga issue. Kung may gusto kang itanong sa batas o isyung legal na naririnig o nababasa na hindi mo maintindihan, huwag mahihiyang idulog o itanong dito sa ating programa. Maaari ninyo itong ipadala sa cellphone number 0927-540-2241 o tumawag sa landline number 8801-9836. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Itanong Mo kay Panyero tuwing Martes at Huwebes, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Dito lamang.